makikilig sa ating Celebrity Uzi Tonight, fast rising artist ng Kapuso Network Certified Hunk at gaganap sa epic film na Lamang. Welcome sa personalan, Rocco Nacino. Hello, hello. Thank you for having me. Hello. Hi, students. Magandang gabi sa'yo. Hello. Tatanungin kita, ikaw ba, Rocco, na-experience mo na ba na yung girlfriend mo ay nagselos sa mga katropa mo or yung katropa mo may girlfriend tapos nagselos sa'yo? Parang ganon? Na-experience mo na yun? Nangyari yun dati. Ginawa ko na lang, I had to set limits na lang. Okay na may kaibigan na babae, pero dapat may limit talaga yon. May line na hindi pwede i-cross. Kasi ayun, nga, committed ka dun sa isang tao yon. At dun sa tao na nagselo sa akin, ni-reassure ko sa kanya na hanggang dun lang yon. Sa storya nila, tingin mo ba meron talagang right itong si Michelle magalit sa asawa niyang si Daddy? Of course, she has every right talaga. Dahil nga po siya yung asawa. At kaya po siya nagsaselos o nagiging ganito dahil nagka-care siya sa asawa niya. So may right talaga siya magselos at talagang masakit yan para sa kanya. Okay. Babalikan kita mamaya dahil marami pa tayong mga dapat i-bottoms up sa kwentong ito, ha? Okay. Ngayon, eto na ang lalaking maraming kailangang ipaliwanag. Kasama na natin ang 40 years old na si Daddy Salvador. Daddy! Yun. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi ako. Okay. Umpisahan na natin to. Personal lang tanong agad, Daddy, ha? Para sa'yo ba ang dalawa mong katropa na sina Maylene at Annabelle ay bad influence? Hindi ko po masasabing bad influence sila eh. Kasi nagiinuman lang naman kami. Gusto ko rin naman yung pagkaharap namin. So hindi ko masasabing bad influence. Okay. So kung hindi sila bad influence, eh bakit ka naman nagsinungaling kay Michelle na ang sabi mo pupunta ka dun sa Joel tapos yun pala eh kainuman mo tong magpinsan na ito? Yun lang ang naisip kong madaling paraan para hindi na magkaroon ng pagtatalo kasi lalaki ako. So sa asawa ko para magsabi ako na meron akong nakakaharap na babae. Okay. So ang dinahilan ko na lang yung lalaking pwede namang makita dun sa bahay ng mga nakakaharap kong babae. Oo. So yun na lang ang dinahilan ko po. Kanina, tinanong ko to kay Michelle at tatanungin ko rin sa'yo na nung July, sabi mo sa kanya, nagkasakit ka. Ano ba ang totoo? May sakit ka ba talaga nun? O dahilan ulit ito? Yung totoo? Nagdahilan lang talaga ako. Para magkaroon ako ng way na makalabas. Sabi ko, ako na lang. Tinanong niya pa ako na kaya mo na ba? Oo, kaya ko na. Ako na bibili ng gamot. Nung paglabas ko ng bahay, hindi ko rin lubos maisip na ang patungo ako sa bahay nila Maylene tsaka nila Annabelle. Diba? Talaga, wala ka lang palang sakit eh, di ba? So, inaamin mo nga na wala kang sakit. Galing, di ba? Oo, inaamin ko. Para sa'yo, Daddy, ito bang asawa mong si Michelle ay selosa? Opo. Para sa'yo ba, nasa posisyon ba siya para magselos? At pagselosan ang mga katropa mo? Hindi ko masasabing sa lahat. Oo, hindi lang. Opo. Oo, hindi lang. Opo. Oo, okay, opo, oo. Bakit nga kaya? Mabuti pa, alamin na lang natin sa pamamagitan ng isang drinking game. Pag oo ang sagot, iinumin nyo yung juice. Okay? Para sa violet na juice, ishot mo
kung ikaw ay natutuwa sa mga biro at jokes ni Daddy. Kayong dalawa, sa inyo tong dalawa. Inom, oo o hindi, oo. Shinat, ibig sabihin, oo. Natatawa naman kayo sa mga jokes ni Daddy. Talagang patok na patok sa inyo ang mga pangkurut-kurut ni Daddy. Okay. Ito na. Para naman sa orange juice, inumin nyo nga ito kung ang sagot nyo ay oo, kung ikaw ay nakabonding ni Daddy sa inuman. Ito, inuman talaga na alcohol. Nakabonding ka ba? Ikaw din? Uy, bongga, katropa din talaga. Ayan. Okay, eto na. Itong red na juice, gusto ko, pwedeng hawakan nyo lang muna. Hawakan nyo yung dalawa, ayan. Okay, so ang tanong, ikaw ba at si Daddy ay nag-sex? Pero bago nyo inumin yan, magbabalik ang personalang ang unang hakbang. Kayo ba o ikaw ba at si Daddy ay nag-sex? Inom na. Ay, Diyos ko, ay, sandali! Ay! Diyos mo, Day! Ano? Ay, sandali! Sa personalan,